kumain ka ng maitlog eh. Ay, ano, ganun lang siya. Ay, kumukay ka. Bakit kaya yun lang yung mga baso? Yummy. Ating baso ito. Bote natin ito. Tayabas Quezon. Lakas ng hangin, no? Oh, pagod sila. Oh. 1.2 kilometers, kakaliwa tayo sa Lukban, Tayabas, sabi. Sabi sa mapa. So, ingat tayo. Update na lang ako ulit mamaya kung nasaan na kami. Luwag ng daan. Cellphone ko nga tabing inaw. Hindi naman. Mano lang, malog kasi. Pero natataas yan. Oop, yeah. Bypass road kasi to, kaya maluwag. Bypass road. Wow, ganda oh. Baka ito yung binuksan ni Duterte na daan. Baka ito. Oh. So, kakanan tayo dito. Sabi. Hindi na tayo dadaan ng Sariyaya. Ang labas na natin nito is Pagbilaw. Pagbilaw tapos konting Kembot na lang at Imonan na kagad. Hindi na natin dadaanan ng Tayabas doon sa kabilang side tayo doon. Tayabas. Hindi natin dadaanan yung Sariyaya. Ano pa ba? Basta paglabas natin nito ay Pagbilaw na. Yun yung kinaganda doon sa dinaanan natin. Mukhang malayo pero ano, parang same lang din kung dumaan ka sa expressway. Syempre magmumukhang malayo ang biyahe dahil first time mo nadaanan eh. Pero kung lagi mo siyang nadadaanan eh, mabilis na lang sa'yo kasi kabisado mo na yung daan eh. So yun, pagdating ng Pagbilaw nito, stopover tayo, CR brake or gasolina, magpapagas pala ako. Lalagyan ko na rin yung tanke para dire-diretso, para kung sakaling abutin tayo ng gabi, meron laman yung tangke natin, yung reserve na dinala natin. Estimated time natin makakarating ng Piyuduran is 6 hours and 51 minutes. Sabi sa map, kung dire-diretso to. Kung dire-diretso. Pero kung di dire-diretso, syempre, syempre, madadagdagan yung oras. Sa 9:33, so sabihin na natin mga plus 8 hours o mga before 6 o 6 o'clock baka nandun na tayo sa Piyuduran. 6 p.m. ng gabi, kaya kung tsatsagayin mo lang, huwag tayo into na into, baka karating agad tayo.
din eh, tsaka uwian din. Uwian. Hey, Pagbilao. Dito na tayo sa Pagbilao. Ito yung bayan ng Pagbilao. Pagbilao. Bayan ng Pagbilao. Maliit lang. Yan, lumuwag na. Kaso may truck dun sa dulo. Ay, super bike center. Okay, overtake konti. Alright. Okay. Malapit na tayo doon sa gasolinahan na sinasabi ko. Hindi pa yan yun. Yung next siguro. May next pa yan eh. May baliw oh. Nababaliw na siya sa antok oh. Ngayon ang gagawa ng ano, kulang sa tulog. Kulang din sa katinoan. Si Shadow oh. Shadow! Okay, update tayo. Nandito na tayo sa Atimonan, Bitukang Manok. Or tinatawag na Old Zigzag Road. Ah. Sige. Oh, lamig dito. Ganda. Na-feel ko rin ang hangin dito sa Old Zigzag Road. Uy, ba't siya nabitin? Ang tarik. Ingat tayo, madulas yan. Ang daming lumot. Bawal daw lumusot. Nakita ko rin to ng maliwanag. Ada. Wow. Diretso lang. Oh, ang daming tao sa taas oh. Hindi makabunot. Ang ganda ng view. Quezon National Forest Park. Dito rin tayo. So, into tayo dito para mag-picture. Okay, wow. Oh, ganda ng view. Umihagdan pala dun pababa.
picture tayo. Okay? Ayan, ito yung old zigzag road pag nasa taas ka na. Yun yung itsura niya pag tumingin ka sa baba. Ganda, ganda dito pag daytime. Yun no? Dami naka rider na umakyat dito para tumambay. Ganda dun. Okay, tara, let's go. Go na, let's go. Honeybee. Oo, sarap ng hangin dito. Kaso ano lang dito, malubak talaga eh. Ang daming lubak dito. Time check, 10:28 ng umaga. Lapit na tayo mag lunch time. Grabe lubak dito. Kaya sa gabi kailangan mag-ingat yung mga dadaan dito. Delikado. Hindi masyadong kita to sa gabi. Kala mo patag pero ayun, naglalabasan yung mga lubak. Oh. Ito dito sila may kainan dyan sa loob. Pambayan na rin. So nila tumawin dito kasi malamig, maraming puno. Walang, parang di nga naarawan tong lugar na to. Makulimlim. Ano na. Ang lubak. Ay, 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 ay. Mamalagi sa kanan. Sabi. Mamalagi daw sa kanan. Ano daw? Sorry. May bumibuelo pala dun. May bumibuelo. Hey, nakalabas din ng zigzag road. Jollibee at Timonan ang pinaka memorable sa amin noong Holy Week. Uy, nakata. Holy Week, sobrang traffic dito nun. Kumaka na to. Magkano kaya abutin? Ganda! Wow! What a view! Oh, sabi ko sa'yo maalo, no? Ganda! Ganda ng view dito. Sulit ang biyahe. Nakakawala ng pagod. Ewan ko lang sa kasama ko kung nawawala ang antok o baka naantok palalo. Oh, ganda. Another great view. Oh, lalim na yan. Pagala natin para maganda ang kuha. Sa gabi hindi kita yan. Wala lang yan sa gabi. Oo. Ayan o, gumaka. Ah,
Itong unang release sa dinaanan natin. Yan, delikado yan sa gabi, hindi napapansin yung release na yun. May gumaka, basta paglagpas nung ano, tandaan nyo, paglagpas nung magandang view na yun sa may dagat, may release ang trend. Kaya ingat kayo. Dito na tayo sa Lopez Quezon. And we will eat challenge because hindi kayo pinapapasok. Kasi we want to eat. Nakitambay muna kami. Break time muna kami, break time. Tayo muna. Dito sa may ano, dito sa may tent. Dito lang kami sa may tent, to. Sala pa kami. Ayan. So, kain muna kami. Mamaya ulit. Tapos na tayong kumain. Balik na tayo sa daan. Tuloy na. Tuloy na natin ang biyahe. Pa-Masbate. So far, wala pa tayong nadadaanan na checkpoint. Kasi nasa Lopez pa lang naman. Pero sigurado yan, sa may Del Gallego, may checkpoint yan. Parangin tayo doon. Busog din ako doon sa kinain namin Jollibee. Kahit nanliit ng chicken. Go lang. Importante makakain. Yun yung importante, yung may laman ng tiyan mo pag bumabiyahe. Oh, ito wala helmet din. Uso talaga dito, walang helmet. Time check, 12:20 ng tanghali, 227 kilometers na tinakbo natin simula sa bahay. 7 hours na kaming bumabiyahe. So, sana makuha namin yung 12 hours para same lang ng biyahe pag nakakotse. Update mga boss, dito na kami sa papuntang Legazpi. Tapit na to kala, dire-diretso lang kami para habang maliwanag. Ayan, nakakatakot na dito pag madilim, lalo na pag naabot kami ng dilim ng papasok ng anak Yodoran. Nakakatakot din. Walang katakot-takot, tapos madilim pa. Kaya ang plano ko talaga, kailangan medyo maliwanag. Magdadaan kami dun. Di pala naman paga nga eh. Basta safe kami makakadaan dun. Okay guys, stopover muna kami dito sa Rostan Gasoline Station. Yung kasama ko wala na. Antok na. Sakit sa puwet. Pero malapit na oh. Tingnan mo, 3 hours and 50 minutes na lang. Oo, 192 kilometers. Slow down. Checkpoint. Checkpoint. Sir, good afternoon po. Pa-Masbate po kami. Pwede lang po. Pero may espas po kami, sir. Ay pa. Thank you po, sir.
Yung siguro yung hininga nila ng ano, yung mga taga rito pupunta dito. Sir, thank you po. So yun, nakita nyo naman kung ano lang ang hiningi sa amin sa checkpoint dito sa Del Gallego, tinignan lang yung ID. Dapat sinabi ko naman na punta kami Masbate kasi ang hiningan lang nila ng documents dito ay yung pupunta lang siguro yung malapit dito sa area na to. Pero kung passing through ka lang or pass through ka lang, ano ka lang, ID lang hiningi sa atin. So yun, wala nang antigen na hiningi sa atin, diretso na. Ilang requirement nila, tingnan lang ID. Pero pagdating doon sa Masbate, naka-note doon na doon sa not sure kung sa Coliseum nila meron doon na mag-check sa amin. Check lang daw yung temperature, konting interview, then pwede na pumunta doon sa bahay. Okay? So, dire-diretso pa din tayo. Tuloy pa rin ang biyahe. Time check, 1:52 ng hapon. 294.8 kilometers na ang tinakbo natin. At tinignan lang ID. Kala ko magtataka pa bakit hindi naka-address doon sa Masbate yung ano eh, ID ko. Kasi Manila yun eh. Pero sabi ko naman may S-Pass ako eh. So pag chinek nila S-Pass, patungo Masbate talaga ako. Oo. Okay, update tayo. Time check, 2:42 ng hapon. Dito pa rin tayo sa Camarines Sur, Ragay, Camarines Sur. Okay, update. Nasa Sipokot na tayo, Panaga na. Pero bago tayo pumunta ng Naga, ay magpapahinga muna kami dito sa Caltex. Naka 350 kilometers na rin tayo. Pwede na natin ano, huwag madaliin masyado yung biyahe. Medyo mahaba-haba pa yung oras natin. So hinga muna tayo dito sa Caltex. Dito na lang. Daming rider.